Hi guys! Welcome back to our channel. So today, ituturo ko sa inyo ang pinakasimple at pinakamadaling recipe sa paggawa ng carrot cake. So guys, itong recipe na ito, hindi ko siya recipe ha. Ito yung recipe ng aking biyanan na itinuro naman niya sa akin. So ngayon, isishare ko naman sa inyo. Itong carrot cake guys, is magandang pong breakfast at lalong-lalo na sa snacks. So di ba mas healthy siya kasi first may carrot at the same time kung ikaw magbe-bake, pwede mong i-modify yung mga ingredients. Halimbawa sa akin dahil ayoko ng matamis, pwede kong kontian lang yung sugar. Pero nasa sa inyo yan guys ha, syempre iba pa tayo ng panlasa. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin. First, we have grated carrots. So guys, ito yung ginamit ko sa pag-grate ha. Meron ako ditong gadgaran. Yan, literally gadgaran. Simple lang siya. I'm sure meron kayo niyan. Yan lang yung ginamit ko. Ginagad ko lang siya manually. Ito yon. So, pwede rin naman kung meron kayong mga machine na pwedeng pang ganyan. But as long as ginrate nyo, yun lang naman yan eh. Alright. Next, meron tayong all-purpose flour. Yan. Meron tayo ditong white sugar. Baking soda, baking powder, vegetable oil, eggs, salt, at vanilla extract. Optional to, nasa sa inyo kung gusto niyo gumamit o hindi. So ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano to gawin. Umpisahan na nating mag-bake ng carrot cake. So first, i-preheat muna natin yung ating oven sa 350 degrees. So ngayon guys, i-prepare muna natin yung mga dry ingredients. First, kailangan natin ng 2 cups ng flour. Ayan. Lahat yung ganyan. 2 cups. 2 cups ng flour. Yan. Tapos, kailangan din natin ng 1 teaspoon na baking powder. 1 teaspoon. Kailangan din natin ng 1 teaspoon na baking soda. And mix lang natin dyan. Tapos guys, yung salt, a pinch of salt lang ang kailangan natin. So, tansyahin nyo na lang din. So ngayon guys, kung mapapansin nyo, nilagay ko siya sa strainer kasi kailangan bistayin natin. Minsan kasi diba yung flour, nagbubuo-buo siya. So pagkatapos mo mag-bake, makikita mo, hindi maganda yung cake na merong buo-buong flour. So this one, makaka-help siya, diba? At the same time, namimix na rin natin lahat ng ingredients katulad ng salt, yung baking powder, tapos yung baking soda and flour sa stage na to. So bistayin lang natin guys. Ganyan lang. Ito yung ating dry ingredients. So ngayon guys, ready na yung ating dry ingredients. So iset aside muna natin siya. Dito naman sa ating, meron naman tayo dito ang another mixing bowl. Ito naman yung gagawin natin. First, kukuha tayo ng 2 cups na sugar. Yeah. Oops. 2 cups sugar. And 2. So ngayon guys, meron na tayo ditong 2 cups of white sugar. Ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng ating mixer. And then, imimix natin yung ating 4X. Ngayon guys, ilalagay ko na ha. Yan. And then, parang babatihin lang natin siya.
Medyo maingay, pasensya na. So sa stage na to, parang kinikrim mo yung egg at saka yung sugar. Ito siya guys. Ikikrim lang natin yung ating sugar at yung ating itlog. Ayan siya. Ayan, bikita nyo, yellow na siya, di ba? Ito na yung ating egg and sugar. Sabi nga sa inyo, ikikrim mo lang siya. Kumbaga, imimix mo lang sila. Ayan. Ngayon naman, ihuhulog na natin itong ating carrots. Imimix lang din natin dito sa mixture na to. Okay. So ngayon, imimix lang natin siya guys. Ganyan, o. Sige, makikita niyo yung ating mixture. Orange na siya. Papakita ko sa inyo. Guys, makikita niyo. See? Tingnan niyo yung mixture natin. Orange na siya. Dahil sa carrot. Ay, sorry. So, ngayon naman guys, so, nandito na yung ating egg. And nandito na yung egg, sugar, and carrots sa loob nitong bowl na to. And then, nandito na rin yung ating dry ingredients, which is the flour, the baking soda, baking powder, at yung ating fins of salt. So ngayon ang gagawin natin guys, imimix lang natin siya. Pagtapos ko na. Okay. This point, i-alternate lang natin i-add sa mixture na to ang ating flour. Okay, mag-add tayo ng konti. Oopsie. Yan. At konti ding oil. Yan. Mix lang natin siya. Then mix. Yan. Yan. Madali lang to guys. Kahit nyo, since ginamit ko na to egg beater, okay din siya. Kung wala kayong mixer sa bahay. Yan lang din, oh. Basta siguraduhin nyo lang na mix mo yung naman na mix lang na mabuti yung mixture. Ilang kakamatag natin. Okay. Add tayo ulit. Pag medyo nakita natin na halo na. Add ulit. Yan. And then, maglagay din tayo nitong oil. Mix lang ulit. Hanggang magsama yung mixture. And then, yung last naman, batch natin ng flour. Ubusin na natin. And then, yung last na part ng oil. Ubusin na rin natin. So, at this stage, guys, siguraduhin lang natin na-mix siya ng maayos. Lagyan na natin itong ating vanilla flavor or vanilla extract. So, konti lang, guys. That's it. Then, haluin lang natin ulit. I-mix lang din natin. Sisiguraduhin ko lang na-mix na maigi. Gagamit ako ng spatula. So guys, sa point na to, pwede kayong mag-add ng raisins. Kung mahilig kayo sa mga raisins, sa nuts, pwede siyang dagdagan guys. Masarap din siya. Actually, yung binan ko, lagi niyang ginagamit raisins. Dahil ako hindi ako mahilig sa mga nuts or raisins, mas prepared ko kung ganitong simple lang, yung plain lang siya. So I think, okay na to. Na-mix na natin lahat ng ingredients. So ngayon, kukunin na natin yung ating baking dish. Meron ako ditong 9-inch square baking dish. Yeah. So, ang gagawin lang natin is igigrease lang natin siya, guys, ha, para hindi dumikit yung ating carrot cake. Konti lang. Yeah. Ganyan lang natin. Ikalat lang natin dito sa baking dish yung ating oil. Hindi mo naman kailangan marami. Basta lang, ma-coat lang yung ating baking dish. Yan. So ngayon guys, ilagay na natin itong ating mixture.
Ooh, look at that. Guys, ready na to. So, ready na rin yung ating oven. So, kita nyo dito, di ba? Yung mixture pa lang, masarap na. So, I'm sure, masarap to mamaya. So, ngayon, ilalagay ko siya sa oven na pinreheat ko na 350 degrees Fahrenheit. So, most likely, mga 45 minutes to 1 hour, ready na siya. So, ngayon, guys, ilagay na natin sa oven. So, habang nahintay natin, maglilinis tayo itong mga ginamit natin. Yun nga lang pa rin, baking, medyo maraming hugasan. But, it's worth it, di ba? Mas masarap yung gumagawa ka ng sarili mong pagkain. Yung, kumbaga, ang kanyang, ang magiging price sa'yo is yung pag kumain ka, yung satisfaction, di ba? So, okay guys, maghuhugas muna ako, ha? Babalikan ko kayo after 45 minutes. So, ngayon, papakita ko na sa inyo ang itsura ng ating carrot cake. Dun, 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 dun. See guys? Diba ang ganda? Sa tingin pa lang, masarap na. So mamaya, ipapakita ko sa inyo yung itsura niya, yung loob niya. Pero ikakat ko siya guys para makita niyo yung itsura niya. Pero ngayon, kita niyo naman, diba? Mukhang ang sarap-sarap na. So ngayon guys, ito na yung ating finished product. So makikita niyo yung ating carrot cake. Moist siya sa gitna. At sa top niya, crispy siya. So ganun yung gusto ko sa cake guys. Yung sa gitna, moist. And then meron tayong meron kang malalasahan or may merong crunch pag kinain mo siya. So, ganito siya, guys. Yan. Tapos, normally, masarap siyang kainin with cream cheese o kaya naman whipping cream. Pero sa tulad ko, mas gusto ko yun lang, simpleng carrot cake lang. So, kinakain ko lang siya na as is. So, ganyan siya, guys. Yan. See? So, guys, I hope may natutunan kayo ngayon sa ating vlog. And I hope nag-enjoy din kayo. So, thank you again for watching. If you haven't subscribed yet, please subscribe. Please share this video and like this video if you like it. And hope to see you on our next vlog. Bye!